Naniniwala si Senador Christopher Bongo na nangibabaw kay Pangulong Rodrigo Duterte ang social cause o ang epekto ng isabong sa mga kababayan, kabataan at pamilyang Pilipino, kaya nagdesisyon na ipatigil na ang operasyon nito. Ayon kay Go, mas nangibabaw ang para sa ikabubuti ng mga nakakarami ang naging desisyon ng Pangulo kahit sabihin pa na may nakukuha na kita ang gobyerno sa naturang online gaming. Lumalabas kasi sa isinagawang survey ng Department of Interior Local Government o DILG na ang 640 million pesos na kinikita ng gobyerno kada buwan para sa online sabong ay hindi sapat sa mga dinudulot itong social cause o epekto sa mga kababayan, kabataan at pamilyang Pilipino na nasira ang buhay dahil nga sa naturang sugal. Iginit itong sigo na maraming nalululong sa naturang sugal at nauubos ang kanilang pinaghirapang pera. Ani-ani Go, nais ng Pangulo na dalhin na lamang ang kinikitang pera sa bawat pamilya sa halip na ubusin sa online sabong. Ito aniya ang nakikitang basihan ni Senator Go sa naging desisyon ng Pangulo sa agarang pagpapasara ng e-sabong. Sa kabutihan po ng nakakarami. Kasi marami pong nalululon at lalong-lalo na po yung mga pinaghirapan nilang pera. So gusto nga ng Pangulo na dalahin nyo na lang po sa inyong mga pamilya yung pera na inyong kinikita. Huwag nyo pong aksayahin sa sugal. So yun po siguro ang naging basehan ng ating Pangulo, yung social issue rito sa bagay nito. Bagamat kung kumikita yung gobyerno, kaya nga po, ini-explain ng mahal na Pangulo na kumikita yung gobyerno, kailangan niya ng revenues para sa ating gobyerno. Ngunit kung tatamaan naman dito ay yung mga mahirap, yung mga bata na hindi dapat sumali at tumaya, ay magkakaroon ho tayo ng social issue. Ako si Giorgio Sikat, tagulat para sa DCRG 10 AM, ang Radyo Bandido TV.